Oh, yes, mga katusok. Ayan. Kasama na naman po kami. Oh, ngayon si Brother Cesar po yung ano natin, oh. Helper. Wag po yung helper, yung assistant para magandang pakinggan. Siya po yung mag-assist natin sa pag-chainsawil ng ano mga katusok, no? Rich track. So, magandang malaking bagay din 'to kasi bilang isang operator, so may ideya na rin siya sa susunod kung paano i-chainsawil yung unit niya. Tsaka dagdag overtime na rin kasi alam mo na dito kailangan sa Pilipinas, kailangan natin mag-overtime. Kasi dito sa Saudi, overtime yung Friday dito, double pay po yun. Kaya malaking bagay po sa mga nag-abroad. Kaya bawat overtime pinapasukan talaga namin, kagaya ngayon. So ayan, kahit masama ang pakiramdam, ano pa rin? OT pa rin. OT, oo. Ganun talaga, pag-OW. So ngayon, i-start po kami ng chainsawil ng background. At saka mag-ano na rin kami. Ipapakita namin sa inyo kung ano yung i-chainsawil naming unit. So ayan. So ayan mga katusok, no. Ang gagawin po natin ngayon is mag-chainsawil po tayo sa hydraulic at saka sa gear. So ayan mga katusok, ituturo ko sa inyo kung nasan yung location ng tangke. Kasi importante yon. Dapat una-una sa lahat, kung gusto mong mag-chainsawil, alam mo yung location ng tangke ng hydraulic oil. Tapos yung gear oil din. So sana ay susundan nyo tong video na to para hanggang matapos, para makakuha pa kayo ng ano dito, mga basic knowledge sa pag-maintain ng forklift. Taas mo muna ang fork. Hindi, ako na dyan. Ako na dyan. Itaas mo na lang. Itaas, tapos abante ka. Sige. Sige, abante pa. Hop, okay na yan. Sige, abante. Sige, yeah, bantay pa. Hanggang gitna. Sige pa. Oops. Okay na yan. So yung battery carrier natin mga katusok, pinagawa ko po yan. Pinasadya ko po yan. Para safety na rin sa fork natin, no? So may dimension po yan. Okay lang ba may background tayo? Oo. Ang problema yan. Ganda lang background natin. Tugol sa may utang. Ayan. So, belt ang ginamit ko nito. Matibay naman tong belt. Tapos may clamp tayo, no? Ayan, no? Clamp. So, i-bolt lang natin dito sa ano natin. Ito, mga katuso, kasi yung pinagawa ko is single belt lang siya. So, ang pagkakabit natin ng ano, belt dito is pasigsag siya. Apa island, so opposite siya. Pag dito ka naglagay, so ang kabila naman doon sa kabila. Ayan, opposite. Ano? So ikot tayo dito. Teka, brada.
natin. Ba't mo pa pinatay? Yan. Parang hindi ako makapasok. Napasok ka pa dyan? Hindi nga ako makapasok eh. Laki ng chan ko eh. Medyo naguguluhan yung binro natin. Yan. Ganda pa ng pakrat ha. Yan po. Medyo mahirap mga katusok, no? Kasi yan, naghahawak tayo ng kamera para maipakita lang sa inyo, no, kung paano natin ginawa. So siguro sa mga katusok natin dyan, may mga mas magaganda silang ano, battery carrier kagaya nito. So sana i-share nyo lang para makita din namin, para kopyahin namin yun. Ayan, parang naikapit na natin. Sige Brad, taas Brad. Oo. Sige, taas, sige. Sige, atras. Ayan. Nabaliktad ko pa ng lagay yung ano, pero okay lang yan mga katusok. Hindi po bibigay yan. Hindi po basta-basta yan. Magaling naman yung ano natin, operator. Talagang yan ang trabaho niya for magna 19 years na yan dito mga katusok. Talagang pati yung pinaka high rise natin, bilib ako nito eh, kasi nakakatagal dun eh. Yung high rise kasi sa 10 meters, talagang masakit sa liig. Nung sinubukan kong nag-ano din nun, nagtanggal ng load sa taas, ayan, masakit sa liig. Oh, Brad, teka Brad. Huwag ka munang umatras, ha? Wala sa ano? Wala sa sentro. Ah, sige, taas mo ulit. Sentro natin. Hop! Wala. Ayan. Hop! Huwag kang bubaba muna. Ha? Taas na, taas muna, taas muna. Ha? Huwag mong ibaba, masira yung battery. Hop! Teka! Ayan. So, mas prepared tayo mga katuso kung kaya natin gumawa ng pangapatan para ano, mas maganda. Pero sa ngayon kasi dinesign ko lang to sa ano eh, sa mga counterbalance. So hindi ko na ano tong ano para sa reach track. Kaya ayan, nagtitiis na lang tayo sa ganyan. Pero ipapaano ko rin yan papagawa. Ayan oh. So ang gagawin na lang natin, dadalhin na naman natin to sa washing area. So doon, hugasan na. So yan mga katusok, so may video na ako noon. So siguro may idea na kayo noon. So yan, dito ko muna puputulin to. Tapos gagawa ako ng video kung paano tayo magchichinsuwil ng ano, RT, no? Nung reach rack, no? I-chichinsuwil natin to. Importante yun. Ito. So, paano i-chinsuwil tong hydraulic? Yan. So, at pagbalit din ng filter pala nito. Kung saan yung location ng filter. So, ipapakita ko sa inyo kung saan tayo magpapalit ng filter. Tsaka, pagtanggal ng ano, hydraulic oil. Kasi ito, sa loob, halo po yan. Dalhin mo na ba? Oh, dalhin mo na. Ayan.
So, uulitin ko mga katusok ha. Kaya tayo naglilinis ng battery para man-neutralize yung acid. So, ngayon, kung makikita nyo, malinis pa yung battery, no? Talagang ano siya. Kung titingnan mo, parang hindi siya marumi. Pero kung kusumain, ayan o. Yan yung mga acid na naiipon niya. Yan o. Nakita nyo yan? Ito. So, pag nilagyan, inapplyan natin yan ng ano, baking soda with mix ng tubig. Yan, bumubula. So, yan po ang ano dyan. So, tingnan nyo ah, dito ko ang saplit ilagay, hindi yan bubula kung walang acid. Ayan. Diba, walang bula. Pero pag may acid, gaya nito, ayan, bumubula yan. Kaya importante yan, no? Yan ang mga katuso ko. Bo? Kaya lagi kong pinapaalala sa mga ano natin, viewers, na maglinis talaga tayo ng battery, no? So, mas magandang twice a month or kahit once a month, pwede na yun. At least, hindi na makakapenetrate yung ano, acid. Kaya importante yan. So, after nito, pag na-neutralize natin, pwede na natin yung sabunan. After masabunan, pwede na natin yung banlawan tapos pahanginan para matuyo yung ibabaw. Tapos, huwag po tayong mag-alala kasi may drain po yan sa ilalim. Tutulo po yung tubig dyan. At saka yung basta may drain siya sa ilalim, tutulo, maitatapon yun. At saka hindi na siya harmful kasi hindi na siya acid. Ang tutulo nun, waste na lang o dumi na lang. Kaya gumamit tayo ng baking soda powder tsaka yung ano ni-mix natin sa tubig. So yan mga katusok ang paglilinis ng battery. Ayan, so ngayon mga katusok kahit hindi na siya nakaglab, so okay na yon kasi hindi naman yan na-neutralize natin, no? So importante talaga na before tayo magsabon iano muna natin. I-neutralize muna natin yung acid kasi yun ang hazardous. Saka huwag kayong matakot makurinte, hindi pa to makakabaog sa inyo. Hindi basta naka ganito lang kayo, ayan, makapal safety shoes kayo, hindi po kayo makukuryente niyan unless kung butas yung safety issues nyo. Kasi once na andyan ka sa ground, makukuryente ka talaga. Kaya yan yung paglilinis natin ng battery. Kaya minimaintain natin. So itong battery na to, nabili nung 2019 pero tingnan nyo lang ang condition, parang bago pa rin. So ganun po kami dito magano sa may annual din kami dito mga katusok. Sinimulan ko yung annual namin na iniisa-isa ko pong tinanggal tapos nire-rehab tong ano battery casing. Pinipinturahan namin tapos yung mga kailangan i-welding na kasi yung baba niyan nakagabok kasi yan dahil sa tagal. So yan po ang ano ko dito para sa battery unit natin is makatipid yung mayari. Hindi lang tayo good performance, at least nakatulong tayo sa ano natin. Nakatulong tayo sa mayari ng kumpanya. Oh, yun ang pinaka-goal natin. Dapat kung sino yung pinagkukuna natin ng income, yeah, tulungan din natin sila. Kung sino ang pinagkukuna natin yung payaya, tulungan din natin. Oh, kung sa tayo silang bumubuhay sa atin, kaya Brad, wala pang kaso ito. Maging oh, wala. Naka-safety shoes ka naman eh. Nakain ko na yung body. Parang yan o, pag after nyan, sabunan na, banlaw na naman kami.
Diyos, sa pagbabanlaw, mahina lang yung pagbanlaw natin, no? Kasi iingatan natin hindi makapasok dito sa loob. Once na makapasok yung tubig dyan na hindi naman distilled water, masisira yung battery nyo. Kasi may chlorine yun, may iron dahil sa galing sa tubo, tsaka may lumot. So bawal po yun sa loob ng battery. Kaya required ang distilled water kasi yun ang pinakamalinis na tubig na walang contaminants. Yun po ang importante nyo. Kaya distilled water talaga ang nire-refill dyan. So ayan po mga katusok, nagbanlaw na po kami, no? So ayan na po yung ano. So papanginan na lang natin yan ng air blower na para mas madali. Tapos dito lang muna natin to i-standby. Yung pagpapatulo nito mga katusok, hindi lang isang oras, ha? So kakain to ng buong araw. So mas maganda kung kayang 8 hours, kaya agahan na lang. Sa amin kasi dito 12 oras kami. So mga alas 4 pa namin to ibabalik. So while waiting na ibabalik to, mag-change sa oil din kami. So parang ano lang, one work at a time na lang tayo para easy maintenance na lang. So ayan mga katusok, pababain muna natin, ibablower muna natin yan. Ayan, so ngayon andito naman tayo sa ano, no, malapit dito sa workshop ko para mapahanginan natin to ng ano, para mabilis din yung pagtuyo. So papahanginan po natin kasi pag ganyan basang-basa yung ibabaw, nagkakaroon na yan ng ano, grounded. Kaya kailangan natin agad-agad na mahanginan. So kaya nga bago pala kayo maglinis ng battery, bago nyo i-perform to, dapat naka-full charge po yung battery mga katusok, no? Kasi once na lubat nyo inaano yan, nililinisan, so mag-over discharge po yan. So masisira yung battery nyo. Kaya prepared po tayo na fully charged po bago tayo maglinis ng battery. Ayan. Katusok, tapos na rin sa wakas. So good as brand new ulit yung battery natin kasi bagong hugas, bagong ligo. So yan, hindi muna natin i-install yan para yung mga residue ng tubig makatulo o madrain siya. So after mga 8 hours or mga 10 hours bago natin yan ibabalik. So medyo mababa kaya kailangan talaga mag set ng schedule sa paglilinis ng battery unit. Ayan. So ayan po mga katusok, no. Rich track po ang i-change oil natin ngayon. So tinanggal lang namin yung ano nito, yung hood o yung upuan. Madali lang naman 'yan kasi may pin lang 'yan, tapos yung ano dito, yung naka-bolt. So madali lang tanggalin. So once natanggal na 'yan, so ang location ng ano natin, ang location ng hydraulic tank is ito. Ayan. So, ayan. Ito yung hydraulic tank. So, kukunin po natin yung oil niyan. So, anong gagamitin natin? Mga gagamitin sa change oil, ito po yung nabili ko lang sa ano, no? Sa Ajate o sa mga store. So, actually, ito ay ginagamit sa paglilinis ng ano, aquarium. So, yun nga, nagkaka-idea ako para mapabilis yung trabaho ko sa pag-change oil ng ano, rich track. Yan na lang ang gagamitin natin para ma-extract yung oil sa hydraulic tank. And then, pag ma-extract na yung karamihang oil, so, may mga residue pa po yan. So, bago natin i-drain doon sa baba. May drain plug kasi doon. So, hindi na, wala na siyang, ano, hindi na siya mag-i-spill o mag-overflow kasi konti na lang oil ang tatanggalin natin. So, at the same time, at mag-ano din tayo sa drive. Ito po yung drive unit sa rich track, yung sa may gulong. Yan na, iikutin ko lang, ha.
So ayan po yung gulong. So i-ano po natin yan. I-change oil natin yung gearbox niyan. Kasi importante din na yearly may change oil tayo. So makikita natin ang condition ng ano niya, no? Oil, kung ano ang nangyari sa ano. So gear oil po ang ilalagay natin diyan. Tapos ito naman hydraulic oil. So yung gear oil nito mga katusok, ang ginagamit kong gear oil is sa E90. So sa E90 po siya. Yung 90 doon is yung viscosity grade. Ito naman sa ano, sa hydraulic oil, ginagamit ko dito is Telos 32 or ISO 32. So yung 32 naman yan is viscosity grade ng oil. So may mga grado-grado din yung oil, kaya hindi pa pwedeng ang gear oil ay ilalagay mo sa hydraulic. Ang mayayari doon, masisira lang yung hydraulic motor mo or yung marifigat, kasi mabigat yon itulak. Kumbaga mabigat i-pump yung gear oil kasi malatok po yun mga katusok. Kaya yung oil ng hydraulic, pang hydraulic is pang hydraulic lang, engine oil pang engine oil lang. So magkakaiba ang oil, hindi sila parehas. Kaya hindi po pwede na ipagpalit yung mga oil niyan. Kung ano ang dapat na oil na ilalagay dyan, yun po talaga. Kung anong nasa specs, yun lang po. Wag na tayong mag-eksperimento. So ayan, papakita namin sa inyo kung paano namin gawin yung pagsasak nung pag-extract ng oil. So nag-prepare na rin ako ng empty bucket dito, no? O timba. Tapos dyan natin ilalagay yung old oil. So yung oil nito sa mga rich truck, yung capacity niya is sa actual na capacity dito 16 liters sa 1. So nagbabaris din 'yan sa sa haba ng mass mo. Ito, 7 meters na mass height, so 16 liters yung nauubos niya. Nagbabaris din 'yan sa laki ng cylinder. So 16 to 24 liters pag nasa 2 tons na rich truck. Ito kasi 1.6 capacity lang to, kaya 16 liters lang ang malalagay natin. Sa gear oil naman, nasa lang yan, 2.7 liters. Yan. So yan po yung mga capacity, at yan lang po ang i-change oil natin pag sa mga electric forklift. Tapos magpapalit na rin tayo ng return filter. Importante din yon, kasi yung return filter, karton lang po yan, kaya huwag nating i-reuse yan. Tapo na yan. Kasi yun po ang magiging dahilan na masisira ulit yung hydraulic system. O magkakaroon ng clogging o mahirapan yung motor sa pag-pump. Yan po. So ngayon, let's begin. Iano namin yung oil. I-extract po natin. So ngayon, ang si Bosing Cesar, siya po yung mag extract ng hydraulic oil. Ayan po, so simple lang yan, pump lang tayo mga katusok. So yan po yung tangke. Brad, wala kang basahan. Ayan, so wala tayong basahan, patay. Andun sa loob, kukuha ako. So ayan po, simpleng lang makatusok. Makakuha na naman po kayo ng isang diskarte na napakadali. Oh, yun. Parang pera. Parang pinupulot yung dollar. Diba? So, yan mga katusok, oh. Magkano ba ito, Brad? 1 real? Pang ganun mo? Ano lang yan? 3 real. Murang-mura. Bilig sa grocery ng 3 real. Yan po, isang bomba lang. Tapos, ma-didrain na natin yung yung oil. So antayin lang natin yan, maubos yung oil dyan. Tapos yung mga natitirang residyo, doon na natin i-drain sa drain plug mismo. Pero at least na hindi marumi yung trabaho natin. So efficient siya, simpleng-simple. Pero malaking tulong to. So yan nga, 1 year na oil, ganyan ang kulay. Sobrang pula. Pag ganyan, not good na po yan mga katusok ha.
Hindi na yan pwedeng i-ano natin kasi ano na yan, nag-iiba na yung viscosity grade niyan. Parang ano na siya, mas lumalapot na pag ganyan. So ang sisirain niyan mga repair kit ng mga hydraulic cylinder natin kasi mas mabilis yang iinit. Sa totoo lang, mas mabilis yang iinit pag medyo malapot na yung oil. Kaya nagre-require tayo na yearly or annual mag-change oil tayo or magbabase tayo sa meter hour ng unit na 1,200 or 1,000 meter hours, mag-change oil na po tayo. Mas maigi pong mag-change oil na agad para mas makatipid tayo sa downtime. Ang importante naman kasi sa forklift mga katusok, malilis natin yung downtime. Importante yon yung breakdown ng unit. Nako, sa operation, bawal na bawal yung masira yung unit kasi malaking bagay kasi yung madelay lang yung produkto na pag ano, malaking bagay na po sa may-ari yon. Kaya dapat on time yung delivery, on time yung stock. Ganun ang mga negosyante, on time sila. Kaya umaaray sila pag may mga nadadown na unit. Yon. Yung minimintay ng forklift dito. So ayan mga katusok no, yung drain plug naman nito is nasa ilalim. So sisilipin po natin para makita nyo. Ayan, yan yung drain plug. So yan po yung luluwagan natin. Tapos yan na po ang i-ano natin sa wash can natin. Yan yan na. So yung susi nyan, ito lang, automatic yung ratchet. So yan na po yung ano niya kasi naka ganito siya eh, kwadrado siya eh. So pag matanggal mo na yan, yan na yung ano niya, pinaka drain plug hanggang maubos yung oil. So aside sa yung siphon natin, dito yung final. Kailangan pa rin natin i-final para 0-0 talaga. So ito po yung sinasabi kong residue no. Ayan, ito po yung plug na tinanggal natin. So yan po oh. Yun po yung nasa ilalim. So, aantayin lang natin yan maubos para ma-fully drain tapos bago tayo magre-refill. At saka ituturo ko rin sa inyo kung paano tayo mag-replace ng return filter nito. Ayan, at saka yung location, pinaka-importante. So, ayan mga katusok, sa pagpapalit ng hydraulic return filter, nandito po siya sa ano mo, yung sa taas. Sa ganitong ano ha, sa ganitong design. So ano lang yan, tatlong bolt na 12. Yan, pagtanggal niyan, automatic na yan. Yun yung ano, no need ka nang mag disconnect dito, tabi mo lang. So pag maano mo na rin, may cover pa pala dito din. Ganon, may cover pa siya sa harap. So tatlong bolt lang din, nut pala, nut. So ayan, tinabi ko na yan yung ano, nabar ko na yung cover. So ito yung hydraulic filter natin. So medyo may katigasan tong hose nito kasi tumagal na, pero ang pagbunot, ganituin mo lang dandahan. Yan, medyo may katigasan, so kailangan ng dalawang kamay. So ayan mga katusok ha. So yan mga katusok no, tinanggal ko lang yung nut tapos iikutin lang natin to no. Yan, ikutin lang to para matanggal yung ano nito kasi nakadikit pa to eh. So kailangan nyo lang tong ikutin. Hawakan lang natin ng kamay. So yan. So yan, naikot na natin no. So automatic na yan na lalabas. So ito kasi dito nanggagaling yung oil, so dito tayo mauna kasi baka may mga residue pa. Alam nyo naman pag may residue, tutulo talaga yan, diba? Ayan o, kaya kailangan dyan tayo manggagaling. Ayan, diba? So ayan, natanggal ko na no, at ito yung bago. So sa pagkakabit naman nito, may ano ito, in at saka out. So naka-engrave po yan dito. Hindi po tayo malilito, no. So dapat yung out
ito patanggal ng cover. Ayan, pwede na yan. So ito yung bago. So naka-engrave po yung out. Ayan o. So yung out, pag ganun yan, kasi ito, return to sa tangke. Kaya dito nakaharap ang out para pagbalik niya, masala niya yung ano dito. Ito yung in, dito papasok eh. Galing sa cylinder natin dito, papasok yung oil. Tapos dito siya lalabas. So naka-filter na siya bago niya i-return sa tangke. So andun yung tangke natin bago niya ibababa niyan. Kaya yung pagkabit dapat hindi siya mabaliktad. Kasi pag mabaliktad nyo yan, walang filter na nangyayari, hindi na-filter yung oil. Kaya importante din yung ano ng posisyon niya. So yan, kakabit lang natin na ganyan, no? Ganyan yung posisyon. So ayan po, nakabit na natin, no? Dapat yung out nandito, positioning. Kasi ito, nagagaling to sa control valve. So nanggagaling din to dito sa mainline. Kaya pagbaba niya, nirelease lahat ng oil, binabalik, tapos dito siya papasok. Kaya in dito, tapos dito yung out. Para pag in niya dito, mafi-filter siya. Pagbalik niya sa tangke, malinis na. Yun po ang flow niyan, kasi yung sa tangke dapat malinis na malinis yung oil doon, para pagtulak naman ni hydraulic pump, smooth siyang itulak dito para mapagana tong ating mga cylinder, no? So yun po ang importante niyan, kaya wag nating baliktarin yung installation ng return filter. So ayan po, magsasali na po kami ng ano, hydraulic oil. So diyan lang kami sa nagsasali, no. So mga ano to eh, 16 liter, so mga apat ang mauubos natin dito na hydraulic oil. Okay, sa baba para din. Sarado ano yan, na sarado yan. So share ko lang mga katusok, no. So malaking advantage talaga kung may ganito ka, may siphon ka, kagaya niya, no, na medyo mahirap siya i-refill. So may flexible hose kasi itong ano natin, siphon. Ayan, nagagamit ko siya sa pag-re-refill ng ano, gear oil dito sa gearbox. Kasi hindi maabot ng ano yan eh. Hindi maabot yan ng ano natin, imbudo. Kaya ganyan, no, siphon lang. So simpleng-simple lang yung pagre-refill natin. Ayan, no, hayaan mo lang dyan ta, hanggang sa ma-ano na yan, ma-refill niya yung gearbox. Ayan, pwede na natin yan hugutin. So ayan naman katusok, pag napuno na yan, hayaan lang natin i-ano, no, tataga siya. Kasi yan yung pinakalibil niya. Kaya naka-design yung ano natin, gearbox na ganyan yung refill, pagre-refill ng oil, para hindi siya masubrahan, para din automatic yung ano, level. Kasi ano yan eh, kailangan talaga ng air gap yan mga katusok. Hindi pwedeng ano, puno ng oil yung gearbox, kasi walang circulation ng oil yan pag walang air pocket. Kaya ganyan ang design yan.